Chris Aquino, sinupalpal ng isang banggiitang broadcaster na si Mike Abe na umabot sa sobrang kahihiyan para sa kanya patungkol sa pangmumukha nito sa mga Pilipino, ang di umano'y nagawa ng kanyang ina, kapatid na naging parehong pangulo ng bansa. Pero bago ko pa impisahan ang topic natin ngayon, kung bago ka pa lang sa channel ko, i-subscribe and like na rin sa mismong video and click the notification bell para mas updated sa bago ko pang mga video. Ayon sa pahayag ni Mike Abe, lalong naghihirap ang taong bayan sa panahon ng dating Cory Aquino dahil ang naging layunin lamang nito ay gumanti sa mga Marcos at hindi para sa mga kapakanan ng mga nakakaraming Pilipino. Ganon din ang kapatid nitong si Ninoy Aquino na puro pangako lamang ang ginawa na wala namang malaking proyekto matapos pagkos puro na lang pangako ang ginawa at Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay katuparan sa lahat ng mga nagawang pangako ni Ninoy Aquino. Ayon ni Mike Abe sa pahayag niya patungkol sa mga artista na iba ang mga sinasabi na akala nila ay makatutulong sa kanilang karera o makatulong sa kanilang kandidatong sinusuportahan na siyang malaking kamalian. Dagdag pa niya na kung gamitin niya ang kanyang impluensya dahil mga sikat kayo, akala niyo ang inyong sinasabi makakatulong sa inyo at sa inyong kandidato na inyong maaaring panunumbat pagmamalaki sa inyong paniniwalang na inyong kapartido ay maraming nagawa, nagkakamali kayo, hindi yan nararamdaman ng mga tao. Tinutukoy ni Mike Abe ang mismong dalawang artista na kilalang kilala at sikat na sina Chris Aquino at Sharon Cuneta na may controversial na statement. Tulad na lamang sa mga statement ni Chris patungkol sa kanyang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette na obvious ang kanyang pamumulitika dahil nakasuot ito ng kulay pink. At diretsahan naman niyang sinabi nito sa mga tao na huwag makalimot sa kung sino ang tumulong sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan. At maraming ang mga netizen ang nagulat at naglabas ng mga komento tungkol sa kanyang mga sinabi na siya namang ikinagalit ni Chris at sinabi niya na hindi sila magnanakaw. At may binanggit pa daw si Chris kung sino ang tunay na magnanakaw na politiko. At pinanunumbat di umano ni Chris ang maraming ginawa ng kanyang ina at kapatid. At alam naman ng mga maraming Pilipino kung ano ang buong katotohanan. Dagdag pa ni Mike Abe patungkol sa sinabi niya para kay Chris. Alam mo Chris, kung naging maganda lamang ang patakaran at pamumuno ng iyong pamilya ng mga Aquino at Dilawan Liberal Party, hindi maghihirap ang Pilipinas. Hindi magkakaganito ang Pilipinas na ang daming problema. Sana maging maganda na ang development. Sana maunlad na ang Pilipinas, di ba? Hindi eh. Ang daming problema. Wala nga kaming nakikitang project na ginawa niyo. Wala kaming nakitang development na ginawa ng mga pamilya niyo na partido niyo. Tapos, sasabihin nyo ay marami kayong ginawa at kung ano-ano pa. Dagdag pa niya na hindi yan tinatanggap ng mga taong bayan. Hindi nyo na madadala ang inyong kasikatan at iyong mga statement para makakuha kayo ng suporta pabor sa inyong kandidato at pabor sa inyong mga agenda. Never at hindi na talaga mangyayari yan. Samantala, binanatan din ni Mike Abe si Sharon Cuneta tungkol sa mga statement nito na ang sabi ni Sharon na magising na, na para bang sinabi niya na natulog sa karapatan at natulog ang demokrasya ng bansa
dahil alam naman natin na isa siyang dalawan dahil ang kanyang asawa ay presidente ng Liberal Party na wala namang ginawa sa pamahalaan. After 35 years, wala namang nagawa. Tanong ni Mike Abbey, ano ba ang pinagmamalaki ng Liberal Party at ng mga pinaniniwala ang kandidato? Ano ba ang nagawa nila na pwede nating pakinabangan at pagmalaki ng mga Pilipino? Wala naman eh, puro corruption din. Na kahit ang asawa ni Sharon na si Kiko Pangilinan, ilang taon na nga rin sa Senado, pero walang nangyari. Dagdag ni Mike Abbey sa mensahe niya para sa mga artistang binanggit kung anuman ang kanilang paniniwala, personal sila'y sikat at maimpluwensya, pagamat ang mga botente hindi na nila mapaniniwala ngayon nitong mapalapit na ang eleksyon dahil matalino na ang mga botante ngayon at kung sino pang personality sa politika at sa showbiz. Kung ang inyong galawan ay mga impluensya kayo, ay nagkakamali kayo, ultimo mga followers nyo at tagahanga ay umaalis na sa inyo kung ganyan man lang ang inyong mga sinasabi. Ano ang inyong masasabi sa usaping ito? Please comment down below. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para mas updated kayo sa iba ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood.